Hello mga bay, multing update po tayo. Pang-anim na araw na po ngayon na walang kain-kain yung mga manok natin mga bay. Pero meron na tayong pinipirepare na chick starter para kung sakali man na mamatayan tayo, may bibigay na tayo ng pakunti-kunti mga bay. Yan ang mga bay, yung mga manok natin. Kung makikita nyo, lalanta na po sila. At yung mga kanilang balahibo, talagang unti-unti na rin nangalagas. At tingnan nyo naman mga bay yung kanilang palo. Kung makikita nyo, parang mga isang uri na sila ng mga retic or tinatawag na badgal. Pero hindi pa yan mga bay. Kumbaga, natigilan lang yung supply ng nutrients sa katawan nila kaya sila naging ganyan. Yung mga ganyang uri talaga patutuluyan na talaga yan pagka hindi siya makasurvive sa pangpito na araw. Matuluyan talaga siya dahil yung mga ganyan sobrang payat na talaga yan. At ito mga bay yung resulta ng ating molting. Yan. Kawawa mo sila pang-anim na araw kain ngayon mga bay. Pagka matanggal yung isang balahibo na ganito mga bay, sobrang sakit ito. Sobrang nasasaktan sila pag sa oras na itong matatanggal yung mga malalaking uri ng balahibo na ganyan. Kita nyo naman oh. Yung sa ilalim natin mga bay, kung makita nyo yung sa silong natin oh, talagang yung mga balahibo nila nakalagas na. Tsaka kunting galaw lang yan, yung galaw lang nila ay yung mga balahibo nila, laglag yan. Ayan o, namumuti na yung ilalim. Basta yan ang ibig sabihin, yung molting natin, umepekto siya. Kasi kung minsan may mga molting na pagka hindi pantay-pantay yung bigay, kapag hindi mo na siya pinapakain, marami siyang stocks katawan, ang nangyayari, hindi siya magmumult, hindi makalaglag yung balahibo niya. Pero ito, dahil binantayan ko yung pag-ano niya, pagpapakain dito, talagang laglag yung mga balahibo niyo. Tsaka tingnan nyo yung kanilang mga palo. Mga lanta talaga, akala mo mga rito na sila. Kawawa niya. Hinang-hina na sila. Pero nanghihina na sila mga bay. At mga bay, hindi lang pagkatapos ng molting na to, pagkatapos mo pinakain, hindi ibig sabihin nun, tapos na yung molting mga bay. Abangan ninyo yung mga susunod namin gagawin sa pagmumolting. Kasi bukas yung start namin na papakainin siya. Pero hindi natin bibiglain ang pagpapakain mga bay. Unang araw, ang bibigyan muna natin sila ng sa 5,500, tatlong sako muna. Kasi hindi siya pwedeng mabusog mga bay. Siyempre, ano yan eh. Ilang araw din na walang laman yung kanilang tiyan, tapos bibiglain mo na kargahan ng marami yan, masisira yung manok, magkakasakit sila. Tsaka tingnan nyo ba yung sinasabi ko sa inyo na kapag lalaglag yung balahibo, sobrang sakit. Tingnan nyo, dumudugo yung kanyang pakpak. Yun o. Talagang pag nabunot yung balahibo, talagang sobrang sakit para sa kanila yan, kaya manghina talaga sila. Nila ba yun? Kalbo na. Saka lumalabas na yung nagpulubo na. Yan yung epekto sa molting. Talagang laglag balahibo nila. At yun nga mga bay, yung tungkol sa pagpapakain, hindi nga natin pwedeng biglain. Dapat alalay lang. Kung tatlong sako, halimbawa, ang una mong pakain, sa pangalaw mong pakain, bibigyan mo ng luma. So, ayun nga mga bay. Yung successful naman yung molting natin mga bay. Kita nyo naman. Naka 14 days na tayo ngayon mga bay. Pero, yung patay natin mga bay, kaunti lang. Sa video din pala natin mga bay, papakita ko yung record sa mga manok na to. Patay namin simula 14 days na
pitong araw na yun, yung unang pitong araw, yun yung nagpapakain kami ng mga raw materials, mga bay. At yung susunod na pitong araw, ito yung wala silang kain-kain. At dito na umipikto yung mga raw materials na binigay namin ng nangalaglag na yung kanilang mga ano, mga balahibo. At tingnan nyo, mag-alas 11 na, wala talaga silang itlog. Talagang zero na yung ano, wala talagang itlog, mga bay. Makikita mo dito yung mga nanghihinang mga manok na lang. Ayan. So, ayan mga bay. Ito na lang kayo sa susunod na kung ano pang mga susunod namin gawin. Kasi hindi pa dito nagtatapos ang multi. Ayan mga bay. Update ko na lang kayo sa susunod na gagawin namin. Tingnan na lang natin kung ano pang susunod namin i-apply sa mga manok na to, mga bay. At dahil hindi pa dito nagtatapos ang pagmumulting. Pang 14 days pa lang ngayon, mga bay. So maraming salamat, mga bay.